Magandang araw po sa inyo lahat. Atin pong binisita at sinilip ulit ang Valenzuela site ng sinasabing Future Metro Manila Subway. Dito po sinasabing itatayo ang Valenzuela Train Depot, ang Valenzuela East Train Station, at may mga balita tayong nakuha na mukhang dito din sa site na ito ilalagay ang Future Philippine Railway Institute. Nito pong mga nakaraang araw at linggo ay nagiging maulan talaga sa atin, at despite that, nakikita natin na tuloy-tuloy ang trabaho ng ating mga magigiting at bayaning manggagawa sa ilalim ng Department of Transportation sa pamumuno ni Secretary Arthur Tugade under the Build program ni Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy po sila sa kanilang pagtatrabaho at sipag, at gamit na rin ang kanilang mga heavy equipments at mga tractor machines. May iba nagpapatag ng lupa, may iba nagsesemento, yung ibang trucks nangongolekta at nagtatransport ng mga lupa. At syempre, naturally, ito po ay isang subway project, at kaya sa ilalim po ng lupa ang trabaho nito eventually. Kaya talagang makakita tayo dito ng madaming operasyon ng paghuhukay ng lupa. At kung ikukumpara po natin dun sa mga nakaraang videos natin, ay masasabi kong naobserbahan ko din na talagang palawak na ng palawak yung nakocover nilang lupa na hinuhukay, gaya ng nakikita natin sa video ngayon. Dun nga po pala sa mga hindi pa masyadong familiar dito sa area na ito, ito pong side na ito ay dito sa may side ng Mindanao Avenue. Magmula po ng Quezon City hanggang po dito sa may dulo ng Mindanao Avenue, after nyo pong malagpasan ang access road going to NLEX, o yung tinatawag na NLEX Harbor Link. At ito pong Valenzuela site ay may kalakihan at kalawakan. Hanggang dun po sa kabilang dulo ito, kung nakikita nyo yung parang factory house building na yan, tatagos ho dyan, lagpas pa dyan itong site na ito, at aabot dun sa may bandang ilog na makikita nyo mamaya sa video natin later. At dun nga po pala sa likod na side na yon, dyan lang sa may bandang likod nitong parang building na factory na yan, ay parang sa ngayon mas may nakikita akong mga activity. Iba-ibang mga heavy equipments ang nandun, at parang may mga konkretong structure na nagagawa na. Gaya po ng mga maipapakita ko sa inyo sa mga susunod na pictures na later on makikita natin sa later part ng video. So dun po sa mga nakakaalam kung ano po ito at familiar sa mga gantong klase ng construction projects o mga kaibigan nating engineers, sa comment nyo lang, share kung ano po itong mga to, kung alam nyo man. So, maraming salamat po. So, dito, makikita natin na parang may mga konkretong structures dun sa lupa. Yung iba dito, parang vertical pa ang position na hindi ko sigurado kung ito ba ay magsisilbing pundasyon in the future. So, please comment lang kung alam nyo. Salamat po. Thank you.
Dito naman po, mga ka-tripster, sa kabilang side, dito yan sa may bandang tabing ilog na, ay makikita natin sa observasyon natin ngayon ay mas madami ditong heavy equipments na ginagamit. Mas sari-sari kasi yung activities nila dito ay mas iba-iba din, mas varied sa ngayon. Nasa iba-ibang segments ng construction or phases ng construction, gaya ng paghuhukay, pagpapatag ng lupa, at yung ibang parts nga dito nasesemento na. Based sa mga nakita ko dito sa video na to, may mga konkretong structure kagaya ng pinakita ko kanina. Maliban po dun sa mga ginagawa na sa lupa, gaya ng pagpapatag, pagkiklearing at paghuhukay, ay parang may mga nakita na rin akong senyalis na may butas talaga na ginawa na dito sa isang parte ng side na ito sa may bandang ilog. Gaya po ng makikita nyo sa larawan na ito. So, paki-comment nyo na lang po, mga ka-tripsters, kung alam nyo po yung kung ano po itong mga to. Lalo na po doon sa mga engineers natin, kaibigan, at pamilya sa mga construction works na ganito. Pati na rin po sana yung mga nakita natin, naobserbahan natin mga konkretong structure dito. Medyo mabababa at maliliit pa sila, pero hindi ko alam kung ito ay magiging pundasyon ba o poste. So, ano nga kaya ito, mga ka-tripsters? So, comment nyo lang down below. Thank you po. So, yun na nga po, mga ka-tripsters. Sa ngayon po ay may mga iba't ibang activities po na ng construction na nangyayari dito. At hindi lang po puro hukay, pero syempre majority o malaking bagay po ang kinalaman ng paghuhukay dito dahil sa subway project po ito. Pero at least may nakikita tayo. Sa napapansin ko ay kahit papano, may mga nakikita tayong paggalaw pagdating sa construction nitong Metro Manila Subway project ng Build 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 program ni Pangulong Duterte. Hindi po madali itong proyektong ito. Napaka-ambitious project po ito, lalo na at first time nating magkakaroon ng ganitong klaseng infrastructure. So, medyo may katagalan nga talaga po ito. At sana po sa ating mga citizens ay maging mapagmatsyaga po tayo at mapagpasensya sa ongoing construction. Ang importante po ay merong mga paggalaw at sana po ay hindi ito matigil sa kabila ng pandemyang nangyayari. At sa pagdating po ng next year na may bagong gobyerno, sana po ay maipagpatuloy pa rin ang mga gantong klaseng proyekto para sa infrastruktura natin. O di kaya naman po ay higitan pa ng susunod na gobyerno natin sa susunod na eleksyon. Sana po ay huwag po nating kalimutan at huwag po nating tigilan ang pagdarasal para sa tagumpay po ng ating gobyerno para sa ganitong mga proyektong magiging kapaki-pakinabang para sa atin. Dahil ang tagumpay po ng ating gobyerno ay tagumpay para sa buong sambayanang Pilipino.